Asher, anong mga flights yung nakansila ngayong araw? Aga ilang domestic flights ng Cebu Pacific at mga Hong Kong flights ng mga pangunahing airline company ang nakansila bunsod ng COVID-19 infection. Sa isang opisyal na pahayag na inilabas ng Cebu Pacific, sinabi ng airline company na kasalukuyan nilang tinitingnan ang mga schedule sa kanilang operasyon at ang level ng manpower dahil sa ilang empleyadong sumasailalim sa quarantine upang maiwasan ang mga biglaang kanselasyon ng mga flight dahil sa kakulangan sa kanilang mga tauhan. Ngayon pa lang ay kinakansela na ng Cebu Pacific ang ilan nitong domestic flights. Sa kabila nito, nililipat naman ang mga apektadong pasahero sa ibang flights ng naturang airline na nakaschedule sa parehong araw. Ngayong araw, ilang flights papunta at galing sa Maynila at may biyahe sa Boracay o Katitlan, Cebu at Puerto Princesa ang nakansila. Bukas naman ay mga flights na papunta at galing sa Maynila at may biyahe sa Cebu at Puerto Princesa ang nakansila. Sa Linggo, January 9, kansilado rin ang ilang flights papunta at galing sa Maynila at may biyahe sa Katitlan, Cagayan, Cebu at Puerto Princesa. Habang sa Lunes, January 10, kansilado rin ang ilang Manila flights na may biyahe sa Cagayan de Oro, Boracay o Katitlan, Cebu at Tacloban. Karagdagan ito sa mga nakansilang flights na inanunsyo na ng Cebu Pacific noong Martes para sa mga biyahe papunta o galing ng Maynila at may flight sa Cebu, Cagayan de Oro, Boracay o Katitlan, Davao, Tacloban at Puerto Princesa na nakaschedule ngayong araw hanggang January 10. Bukod sa flight na kinansila ng Cebu Pacific, dumadami rin ang mga pasahero na kusang nagkakansila ng kanilang mga flight dahil sa COVID-19 infection. Maging ang Philippine Airlines, nakatanggap rin ng mga request na ikansila o i-rebook ang kanilang flights bunsod ng naturang pagkalat ng sakit habang ilang tauhan rin nila ang naapektuhan ng COVID-19 infection. Sa kabila nito ay wala pang kanseladong domestic flights ang PAL maging ang AirAsia. Napilitan namang kansilahin ng mga pangunahing airline company ang mga flight nito sa Hong Kong Special Administrative Region hanggang January 21 matapos pansamantalang hindi payagan ng pamahalaan nito ang incoming international flights mula sa walong bansa kabilang ang Pilipinas dahil rin sa COVID-19 infection. Lahat ng mga apektadong pasahero ay binibigyan ng pagkakataong mamili kung nais nitong i-rebook sa ibang flight ang kanilang biyahe nang walang bayad na maaaring gamitin sa loob ng itinakdang araw ng airline company. Maaari ring ipagliban muna ang pagbiyahe at ilagay sa travel fund ang flight credit upang gamitin sa mga susunod na biyahe. Binibigyan rin ang mga ito ng option para i-refund o kunin ang katumbas na pera na ibinayad na ipoproseso at makukuha sa loob ng ilang araw na itinakda ng airline company. Aga, pinapayuhan ng mga airline company ang mga pasahero na ugaliing tingnan ang estado ng kanilang mga flight, maging ang mga travel requirement sa mga lokal na pamahalaan na kanilang pupuntahan. Aga. Okay, maraming salamat, Asher Kadapan Jr.